Yo, 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 yo. What's up guys? It's Clark TV here. Alam ko, nai-inspired ka din sa mga YouTube vlogger na nakikita mo na namamasyal, sikat, successful, tapos parelax-relax lang habang kumikita ng nasa bahay lang gamit ang YouTube. Kaya alam ko na gusto mo din ma-achieve yung ganong lifestyle, yung ganong pamumuhay. Pero bago mo na yun, kailangan mo munang malaman paano ka makakapagsimula sa YouTube. Kaya andito ako para tulungan ka. Okay, ako mismo yung tatulong sa'yo. Paano ka din maging isang YouTube vlogger katulad ko, katulad ng mga idol mong YouTuber. Kaya in this video, ituturo ko sa'yo at malalaman mo paano ka makakapag-start at maging YouTube vlogger in 5 easy steps. Imagine, 5 easy steps lang. Kaya make sure na mag-stay ka in the end dahil napakaraming matututunan in this free training video. So ngayon, ito yung summary, okay? So step 1, ano ba yung 5 easy steps paano ka mag-i-start, no, na maging isang YouTube vlogger? So step 1 is creating your YouTube channel. Step 2, designing your YouTube channel. Step 3, creating your video. And step 4, optimizing your video. And step 5, make and earn money. So pero bago natin simulan ng video na to, make sure na i-hit mo muna yung subscribe button at click mo na rin syempre yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos everyday. At subukan din natin i-hit ang 500 likes para sa video training ko na para sa'yo. Okay, so kaya huwag natin patagalin to. Excited na akong ituro sa'yo lahat ng nalalaman ko at tulungan ka na makapag-start na maging isang YouTuber. So i-roll na natin yung intro. See you later. How to be a YouTube vlogger in 5 easy steps. So step 1 is creating your YouTube channel. Sa pag-create ng YouTube channel mo, dyan papasok yung paggawa ng Google account, tapos paggawa naman ng YouTube channel. So bakit ba mahalaga na dapat meron kang YouTube channel? Mahalaga na meron kang YouTube channel dahil kung nanonood ka ng television o TV, malamang meron kang mga paborito mong channels. Maaaring channel 1, channel 2, channel 5, or channel 7. Na dun sa mga channel na yon, meron kang sinusubaybayan na mga palabas kaya binabalik-balikan mo yung mga channel na yun. Pwedeng nanonood ka ng balita, ng paborito mong cartoon, anime, or ng meron ka pinapanood na drama. No? Parang ganun din sa YouTube channel. Yung mga viewers o fans mo ay pupunta sa YouTube channel mo para mapanood ka at yung videos na nilalagay mo dun sa YouTube channel mo. Kaya mahalaga na makagawa ka ng iyong YouTube channel. Imagine, no, pag nag-create ka ng YouTube channel, para ka rin merong sarili mong TV station. Di ba? Wala pang bayad. No? Yan ang nagagawa ng YouTube channel. At the same time, yun nga, yung chance mo na mag-earn ng income from it. Okay? At dahil madami na din ang mga YouTube channel sa YouTube, kailangan pagplanuhan mo din ano yung tamang channel name na dapat mong gamitin para madali kang mahanap ng mga manonood sa'yo. Na yan ay tinuro ko din sa aking YouTube course paano mo yan gagawin. So kung interested ka sa YouTube course ko, make sure na mag-stick ka in the end kasi i-share ko ano pa yung mga matutunan mo doon. Okay? So for now, dito muna tayo sa 5 easy steps. Okay? So step 2 naman is designing your YouTube channel. Dahil ang YouTube channel mo ang magiging mukha mo sa YouTube. Mahalaga na dapat lagyan mo ito ng mga design. Kailangan mong pagandahin. Katulad ng mga gandang logo or profile picture. At i-customize yung YouTube channel art mo. So yung YouTube channel art mo, yan yung kumbaga magiging cover photo. Kumbaga sa Facebook. Kung i-compare mo sa Facebook, yan yung cover photo ng YouTube channel mo. Ang tawag naman doon is yung YouTube channel art. Nakatulong yung mga yan. Pag ginandaan mo yan, pag ginawa mong high quality and napakaganda yung design, nakakatulong yan para maka-attract ng mga magiging ng mga viewers mo na eventually, na later on magiging subscriber at ang maganda doon, magiging fans mo sila. Ay, so kaya mahalaga na dapat yung YouTube channel mo is talagang pinapaganda mo talaga siya. Okay? So step 3 naman is creating your video. Sa pag-create ng video para sa akin, hindi mo naman kailangan ng camera para makapagsimula ka sa YouTube. Kasi based on my experience, base sa pinagdaanan ko sa YouTube journey ko, pinalaki ko yung YouTube channel ko gamit lang ang second hand na computer at isang mamurahing mic na nag-i-start pa lang ako. At ang malupit dito, 95% ng mga videos na ginawa ko sa YouTube channel ko na Clark TV ay hindi ko ginamitan ng camera. Kaya mostly talaga dun, mga voice over, no?
Gamit ko lang isa second-hand computer and isang mumurahing mic. Sa pag-create ng video, mahalaga na dapat pagplanuhan mo yung mga videos na gagawin mo. Yung mga videos na magkakaroon ng madaming views. Kaya mahalaga na dapat alam mo din yung mga technique at strategy sa pagpapalaki ng YouTube channel na tinuro ko sa YouTube Growth Hacking course ko. Napatunayan ko ito nung nagawa kong magkaroon ng 10,000 subscriber every month sa channel ko. Na ito, no, na Clark TV kahit na wala akong camera na ginagamit sa mga videos ko. At gamit ko lang isa second-hand na computer at isang mumurahing microphone. Na eventually, nung na-hit ko na yung 100,000 subscribers ko nang wala pang isang taon, yun pa yung time na nakabili ako ng camera na pang-vlog. I think kinabili ko is Canon M6 na vlogging camera pero hindi ko naman siya masyado nagagamit. Ginagamit ko lang siya pagka lumalabas ako, pagka nag-shoot ako ng mga videos na kailangan talaga ng camera. Okay, so, pero mostly talaga, kung gusto mo mag-start sa YouTube, hindi mo talaga kailangan ng isang mamahaling camera. Pero depende pa rin yun siyempre sa video content na gagawin mo. Okay, kaya mahalaga na dapat malaman mo yung techniques at strategies sa pagpapalaki ng YouTube channel na tinuro ko sa YouTube Growth Hacking course ko. Kasi dun ko na-realize na kailangan alam mo lang pala yung sikreto ng YouTube. Kailangan alam mo lang pala yung mga videos na, klase ng videos na gagawin mo katulad nung nangyari sa akin. Kasi napansin ko na napakarami mga YouTube vlogger na nagsisimula pa lang. Invest sila ng invest, gasto sila ng gasto sa mga mamahaling camera at microphone, no? Tapos mga ilang weeks, months, nawawala na sila ng gana, never burn out sila dahil sa walang views o dahil mababang views yung nakukuha ng YouTube channel nila and mahirap dun. Yung mga iba, para lang makakuha ng subscribers, nakikipag sub to sub pa sila na... So kaya mahalaga na dapat malaman mo talaga yung sikreto ng YouTube. So pag nalaman mo yung sikreto ng YouTube, katulad na nangyari sa akin, malalaman mo din yung mga type of video contents na gagawin mo na magte-trend sa YouTube na magkakaroon ng madaming views. No, para magkaroon ka rin ng 100,000 o kahit million pang views at subscribers sa channel mo. Katulad ko at katulad ng mga idol mong YouTuber. Kasi actually, meron talagang sinusundan na framework sa pag-create ng video. No? Hindi ka lang basta-basta mag-create ng content. Kasi pagka basta-basta ka nag-create ng content, hindi mo pinagplanuhan yun, no? Hindi mo inaral yung video na ginagawa mo, no? Talagang mababaliwala yung effort mo sa pag-create. No? Pwedeng naglaan ka doon ng effort, ng energy, ng time mo, ng money mo, no? Ng oras mo, pinaglaanan mo, no? Tapos parang nabaliwala, no? Walang views at subscriber. Kaya mahalaga na kailangan, meron ka talagang proper knowledge sa YouTube. Step 4 naman is optimizing your videos. Para naman sa... Pero bago muna yan, ano ba ibig sabihin ng optimize your videos? Ibig sabihin yan, magkaroon ng best na resulta yung videos na ginawa mo. Pinaka-best na result. Kumbaga sa exam, is yung pinaka-mataas na score. No? Yung dapat mong makuha. Kaya dapat ino-optimize natin yung video natin. Para naman sa pag-optimize ng video, syempre gusto natin na magkaroon ng best na resulta yung videos na ginawa mo. Kaya mahalaga na dapat in-optimize mo yung mga videos na ginagawa mo gamit yung mga tools na provided ni YouTube katulad ng mga end screen, YouTube cards, no, na provided ni YouTube para sa'yo. Okay? So in-optimize ko rin yung mga YouTube videos na ginagawa ko dahil kapag meron akong videos na bigla nagbo-boom, bigla nagkakaroon ng 1,000 views sa isang araw, 100,000 views. No? Kung minsan, maabot pa ng million, no, ng ilang araw lang. No? Kapag ino-optimize ko yung video ko, na nag-boom, bigla, namumultiply ko pa yung views at subscribers na nakukuha ko. No? Galing dun sa video na yan. Kaya mahalaga na dapat ino-optimize mo talaga yung YouTube videos mo. And syempre, step 5, ito yung pinaka-paborito nating lahat, no? Ito yung pinaka-paborito natin lahat, yung make and earn money. Ang YouTube ay merong iba't ibang paraan para ka kumita ng pera. Isang dito is yung Google AdSense na yan yung alam ng karamihan. Na iniisip nila, yan lang yung pwede mong pagkakitaan sa YouTube. Actually, napakaraming pwede mong pagkakitaan sa YouTube. No? Yung Google AdSense, pag-usapan muna natin Google AdSense. Yung Google AdSense, yan yung mga ads at commercial na makikita mo sa tuwing nanonood ka ng YouTube videos. So kami mga YouTuber, binabayaran kami
every time na merong lumalabas na ads or commercial sa videos na ginagawa namin doon sa videos sa YouTube channel namin. Pero hindi naman siya ganun kalakihan, no? Hindi siya ganun kalakihan, pwedeng cents lang. Ano, pero depende pa rin 'yun kasi ako talaga nag-i-skip talaga ako ng ads pagka nanonood ako ng mga YouTube videos, no, biglang may lumalabas na commercial. Kaya meron pang isang paraan, no, na pwedeng mong pagkakitaan kapag naging YouTuber ka na. Ito yung tinatawag ko na affiliate marketing. Okay? Affiliate marketing. No, in-apply ko din to sa YouTube channel ko. Isa din tong paraan ng pagkita, no? Kaya ako nagagawang kumita ng 100,000 income mula sa YouTube channel ko. Na dapat ma-apply mo din ito sa YouTube channel mo. At talagang recommended ko na talagang i-apply mo yung affiliate marketing sa YouTube channel mo. At talagang ne-recommend ko talaga siya. Dahil actually, kung i-compare ko yung kinita ko sa Google AdSense and sa affiliate marketing, no, kung talagang tutuloy-tuloy ko yung affiliate marketing, no, 10 times pa yung pwede mong kitain sa affiliate marketing kesa sa Google AdSense once na ma-apply mo ito sa YouTube channel mo. And another form pa na pwede mo pang gawin sa YouTube channel mo is mag-promote ka ng sarili mong products, no? Sa YouTube channel mo, pwedeng nagbibenta ka ng mga t-shirt, kaya nga meron ka may nakikita mga YouTuber, di ba, na nagpo-promote sila ng mga merchandise, may mga t-shirt, may mga sombrero, merong mga, ayun, yung mga damit na pinapromote nila sa YouTube channel. Yun naman yung magpo-promote ka ng sarili mong product. And another form pa na pwede kang kumita sa YouTube is yung tinatawag na sponsorships. Sa sponsorships, kailangan, siyempre, maraming views yung YouTube channel mo. Pwedeng 10,000, 5,000 plus yung views ng YouTube channel mo. And siyempre, yung mga companies na mag-i-sponsor sa'yo, pwede kang kumita doon, pwede ka nilang bigyan ng pera, no? Abayaran ka nila para i-promote yung product nila, para gawa ng review. Or yung mga iba naman, nagpapadala na lang sila ng libreng product para i-review mo, papadala nila sa bahay mo. So, sponsorships naman, para magawa mo to sa YouTube channel mo, kailangan pwedeng maghihintay ka sa mga magko-contact sa'yo. Or pwede naman na pinakamaganda mong gawin para ma-apply mo yung sponsorships na kitaan sa YouTube channel mo is kontakin mo yung mga company na related dun sa mga videos na ginagawa mo. Okay? So basically, yun lang yung 5 steps paano ka maging isang YouTube vlogger. So meron muna akong tanong sa'yo. Seryoso ka ba talagang mag-start bilang isang YouTuber? Seryoso ka ba talaga mag-start bilang isang YouTuber? At gusto mo ba matutunan paano kakikita sa YouTube katulad ng mga ginagawa ko? No? Kaya ako nagawang kumita ng 6-figure income sa YouTube. At gusto mo bang ituro ko sa'yo yan? Isa-isa. Gusto mo ba ituro ko sa'yo ng step by step? No? Yung mga yun, pag-setup ng Google AdSense, pag-setup ng Google account, pag-setup ng YouTube channel. No? Ano? Okay ba yun? Ngayon, kung yes ang sagot mo sa mga question na yan, kung yes ang sagot mo, it seems na seryoso ka talaga, I do recommend na kung talagang seryoso ka na maging isang YouTube vlogger, I do recommend na mag-enroll ka sa YouTuber Starter Pack na online course ko at ituturo ko sa iyo ng step by step paano ka makapagsimula sa YouTube, no? At ako mismo ay magtuturo sa iyo gamit yung mga training videos ko, no? Ang YouTube Starter Pack online course ay set of training videos na tuturuan kita at i-guide kita paano ka makapagsimula sa YouTube ng step by step. Pag-create ng YouTube channel, pag-design ng logo, pag-design ng channel art, kahit wala kang graphic design skills, pati paggawa ng videos kahit na wala kang camera. Gamit lang ang computer, laptop, or kung madiskarte ka, pwede mong gamitin yung phone mo kung paano yung diskarte na gagawin mo. At syempre, ituturo ko din sa iyo syempre yung pag-setup ng Google AdSense step by step. No? Paano ka maglalagay ng ads sa mga videos mo, paano mo i-setup yung Google AdSense mo, paano ka mag-create ng account mo doon, pati din yung iba't ibang paraan ng pagkita sa YouTube na ginagawa ko bukod pa sa Google AdSense, which is isa na nga doon yung affiliate marketing. Tuturo ko rin sa iyo kung paano mo yan ma-apply sa YouTube channel mo kahit na meron kang konting views, ano, konting subscribers, no? Pero magagawa mong kumita ng 100 pesos, 1,000 pesos, no? 100,000 pesos gamit yung YouTube channel mo. At lahat ng yan, ituturo ko sa'yo ng step by step sa YouTuber Starter Pack online course. At dahil
Kapag nakapag-enroll ka na rin sa course na ito, magkakaroon ka din kasi ng sarili mong online account na pwede mong balik-balikan yung mga training videos sa course na ito kung sakaling meron ka nakalimutan, no? Kaya kung gusto mong mag-enroll sa online course na ito, gawin mo lang, isi-click mo lang yung link na makikita mo sa description ng video na ito. At syempre, dahil sa isa ka sa mga subscriber ng YouTube channel na ito at isa ka sa mga unang nakapanood ng mga videos na ito, bilang tulong ko na din sa'yo, gamitin mo din yung coupon code na 200 off para makakuha ka ng 200 pesos discount na available lang ang code na ito para sa first 100 person na mag-e-enroll, no? Para sa unang 100 na tao na mag-e-enroll sa course na ito. Okay, so kaya maswerte ka na isa ka sa mga nakapanood ng videos na ito. So ang gawin mo lang, para ka makapag-enroll, para malaman mo yung mga steps, no? Paano ka makapag-enroll, i-click mo lang yung link na makikita mo sa description ng video na ito para malaman mo paano ka makapag-enroll sa YouTuber Starter Pack. No? So meron muna akong question sa'yo, no? Bago natin tapusin ang video na ito. Ikaw, ilang subscriber ang masabi mo na isa ka na na sikat at successful na YouTube vlogger? Okay? Ako kasi noon na-hit ko na yung 100,000 subscriber ko, nasabi ko na na successful na ako sa YouTube kasi meron na akong silver play button na nakalagay dun yung pangalan ko, pangalan ng channel ko. No? Ikaw, nanonood ng video na to, pangarap mo din bang maging isang sikat na YouTube vlogger katulad ng mga idol mo? Actually, wala talagang impossible. Lahat possible. No? Basta alam mo lang mga steps, paano ka makapagsimula sa YouTube at paano ka maging successful sa YouTube. No? So, kung pangarap mo din maging isang sikat na YouTube vlogger, no, comment ka nga dyan sa baba ng video na to. And I will try my best para ma-replyan ka, okay? Dahil meron naman kasi tayong iba't ibang meaning ng success sa pagiging YouTuber. Kaya gusto ko malaman sa'yo kung ano bang meaning ng success, no, ng pagiging YouTuber para sa'yo. At I hope na marami kang natutunan dito sa ating training, no? Dito sa ating training video. Kasi minsan lang ako gumawa ng mga ganitong training video na medyo in-depth, medyo may pagkamalalim. Okay? So hanggang dyan na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Make sure na hit ang subscribe button at syempre, click mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos everyday. And once again, this is Clark Aranja, YouTube creator of Clark TV. And see you guys on the next video. Peace out!